Let's enjoy the music. Wings, favorite songs and scope through our sponsors, Lean and Green, Slimming and Beauty, natural healthy products. Oh yeah, it's joke time. Together with your DJ Sandem, DJ Moon from Milan, Italy, and DJ Light from Amman, Jordan. Air only here at number one and hottest radio station, Moonlight 82.7 FM, the new generation online radio, the best. Enjoy to the max. Happy listening, everyone. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay inanyahang makinig sa ating Daily Mass Readings in Tagalog, shared by our Idol Sales Suarez of Pangkoros, San Nicolas, Batangas, Philippines. Ngayon ay araw ng January 10, 2022, Lunes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Mga pagbasa sa Misa, unang pagbasa, Unang Samuel chapter 1 verses 1 hanggang 8. Ang simula ng unang aklat ni Samuel. Sa Ramataim, Sufem, isang maburol na lugar ng Ephraim, ay may nakatirang na lugar na lalaki na Ilkana ang pangalan. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Eli, na anak ni Tuho na apo ni Zub na Ephrateo. Dalawa ang asawa ni Ilkana, si Ana at Pinina. May mga anak si Pinina, ngunit si Ana ay wala. Taong-taon, pumupunta si Ilkana sa silo upang sumamba sa Panginoon sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Ophni at Phinehas. Bilang mga saserdote, tuwing maghahandog si Ilkana, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Pinina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang binibigyan niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Pinina. Ito'y ginagawa ni Pinina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana anupat naiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilapitan siya ni Ilkana at tinanong, "Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain. Bakit ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa sa akin?" Ang salita ng Diyos. Salmo Responsorio, Salmo chapter 116 verses 12 hanggang 13 and 14 hanggang 17 and 18 hanggang 19. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwing magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung pagpapanaw kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag sama-sama ang lahat ng inyong hirang sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Alleluia. Marcos chapter 1 verse 15. Alleluia, alleluia. Ang Diyos ay maghahari na talikdan ang tanang sala. Manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia. Mabuting balita. Marcos chapter 1 verses 14 hanggang 20. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos nagtin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos.
pagsisisihan niyo at taligtan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lamban. Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao. Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di inakalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ang mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan, unang linggo sa karaniwang panahon. Bilang bayan na hinirang ng Diyos, ihuluhog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin o kaya amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga pastol ng simbahan na tinatawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsuksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya'y naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag at kaong mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na isa katuparan ang alimang gawain. Nais mong gawin namin sa pamamagitan ng lakas ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Oratio Imperata, panalangin laban sa COVID-19. Mahabagin at pagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patuloy laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitila ng mga buhay. Kung kayaan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman, itigid mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabihan mo ang mga dalubhasang natasan na tumuklas sa malunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakuning isulong sa patubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayin mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay maligtan ng usay at malasakit. Pagkalaban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang pinindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itatas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan lang mabuting kalusugan. Lingipin mo rin ang mga kakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapipa ang walang hanggan ang mga pumanauna. Pagkalaban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa kabuti ng lahat, bukabin sa amin ang pagmamalasakit sa manangangailangan sa pagdami at malasakit namin sa bawat isa. Malambas na nawa namin ang krisis na ito at tumago sa kabanatang babalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesus Kristo na buhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo Diyos magsawalang hanggan. Amen. Dumundulog kami sa ingpat na baymalan ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa iyong pangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Roque, San Rafael Arcangel, ipinalangin mo po kami. San Roque, ipinalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipinalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipinalangin mo po kami. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Ingatan nawa tayong lahat ng Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat sa walang sawang pag-share ng ating Daily Mass Readings by our Idol Sally Suarez. And sa Night of Columbus Group, happy listening sa inyo pong lahat. Hello everyone. Happy second anniversary establish of Moonlight 82.7 FM, the new generation online radio. CEO radio owner, Mr. Arnold O'Malley. VIP radio owner, Madi KJ Jana.
Radio owners Miss Jean Rimondavia, Mr. Manuel Passion Cristobal, and Miss Daylight. VIP Radio owners Mr. Loyo Landicho and Miss Mel Umali Panganiban. And Paddy Dudes Panganiban of Saskatoon, Canada. Radio owners Mr. Sales Suarez, Miss Maris Marasigan, Miss Gina Pia. VIP site owners Miss Joyce Umandap. Site owner and editor Mr. Ryan Nodalo and Miss DJ Paz. Co-site owners Miss Tetsky Anatigram, Miss Debs Morales Rosas, Mr. Antonio Puno, Mr. DJ Jamarjong, Mr. Chris Jane Barion, and Mr. Angelo Alba. Site managers Miss Kim Elizabeth Milliares and Mr. Jonar Person. Co-site manager Mr. Arnel Ariula Barion. Radio advisors Miss Melgina Biscocho and Miss Eden Boneo, Miss Jackie, DJ Ram, DJ Chana, DJ Sassy, DJ Morena, DJ Sweet and DJ Sour, DJ Suave and DJ Amore, DJ Melo, DJ Pusong Lagalag, DJ Romantico, DJ Mel, DJ Cario, DJ Caria, DJ Mariposa, DJ Love Notes, DJ Moon and DJ Light, guest DJs DJ Han and DJ Domes, DJ Lorife, DJ Kasi, DJ Sweet, DJ Del, DJ Diwata, DJ Lore, DJ Chris, DJ Wild Tiger, DJ Capitana, DJ Bonnie, DJ Robert G, DJ Killer Smile, Miss DJ Mix, Mr. DJ June, Mr. DJ Boo, International DJ Mr. DJ Roof of USA. Avid listeners Miss Maria Sevilla Comia, Miss Lynn Jader, and Mr. Ronnie Lantito. Celebrity guest Idol MJ. Singers Idol Militon Calama, Idol Teris Villanueva, Idol Reina Cabanrock, Idol Four Boys Orca, Idol Ben Matundan, Idol Joe Lopez, Idol Los Biminda Piedad, Idol Aldo Marquez, Idol Madame Yuki. Singer and composers, Idol DJ Melo Ronald, Idol Bern Marsan, Idol Barbaro M. Odias, Idol Rabi Benavides. Supporting groups, Idol Ben Band Group, Night of Columbus Group. Simulcast Radio, AQC FM by Maridegi Morena, 199.9 RPC FM by DJ Marga, Music Lovers Kundak FM by DJ Chana, Bang Awan FM by DJ Melo, 102.4 Best Friend FM by DJ Lore, 27.31 Kunat FM by DJ Mumbai, Developer DJ Melo, and Lean and Green Products. I never knew you could have on moonlight in your hands till the night I held you. You're my moonlight in you guys, and God bless us all. Happy listening, everyone, from Moonlight Domain 7 FM. Happy.